Pilipino tayo, matapang tayo, palaban tayo lahat. Alam natin yan, hindi aatras sa mga Pinoy pagdating dyan. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapagsubscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Naging pahayag ni Senator Robin Padilla. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Idol Sir Mike Abe. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sir Mike Abe, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo kay Mike Abe Opinions. Pagpatuloy natin. Na kanyang kinu-question si ang Robbie? Presensya ng Estados Unidos sa West Philippine Sea or South China Sea na hindi pa daw kailangan, at ang tingin niya ay bakit may ganito. Pero sa kabila po ng mga naging paliwanag ng mga kinakulan, hindi pa rin siya naniwala. At kaya ngayon, sa loob mismo ng Senado, lalo na sa Senate President Mick Subiri, ikinontra siya. At walang kong senador na kumampi sa kay Robin Padilla tungkol dun sa presensya ng US sa West Philippine Sea, yung paglipad ng aeroplano ng US dahil nga ho dun sa issue ng maritime security at pre-navigation ng kanila. Isang isong binabantayan dyan. Ayan nga yung kinokontra ni Robin kung bakit may mga US dito sa bansa natin, no? Alam naman natin na ang US ay matagal na nating kakampiyan, no? Matagal na nating kaalyado. Hindi tayo naghihiwalay. Panahon pa lang ng Hapon, halos ang Pilipino at ang US ay talagang magkaganyan na ganyan talaga yan hanggang ngayon. Pero mukhang tinututulan ni Robin yan. Aba, ni Senator Robin Padilla. Pa sa merong Mutual Defense Treaty sa Pilipinas at saka Enhanced Defense Cooperation Agreement. Okay? Maging Defense Secretary Teodoro kinontra din si Padilla. Pati na po ang mga professor at mga eksperto na nanggaling na po sa UP at iba pang pribadong eskwelahan, eksperto sa maritime law, ay hindi rin kumampi. Nagulat pa nga sila bakit ganyan ang mga tanong at ginagawa ni Robin Padilla, Senador. In other words, lalo na po ang mamamayang Pilipino, kahit po sa ibang channel, sa social media at sa media, majority ang negative na comment o reaksyon at nasyak. Nagulat sila, nabahala sila sa mga posisyon ni Senator Padilla dyan sa iso niya. Nahalatang halata na ayaw niya sa Amerika at pabor siya sa China. Yun po yung totoo. Ewan ko kung paano i-counter, paano makabawi si Senator Padilla dyan. Siguro ang pinakamaganda dyan ay kumuha siya ng magagaling na consultant, advisor, na mag-a-advise sa kanya kung paano makipag-debate at magbigay ng mga statement sa kanya. Kasi po ang public hearing sa Senado live sa social media. Ang taong bayan napakabilis makapick up na kung sino ang magaling at hindi, sino ang tama at hindi. Pagkatapos na may pang matitindi pang panghuhusga, ayun po yung dumating. So, ano eh, masyado na kasi tayong binubuli-buli ng China eh, di ba? Nako eh, baka kung ano mangyari sa bansa natin yan. Baka kung saan tayo pulutin. No, hindi naman porket nandito yung US, tayo ang sasalo ng gulo. Yun nga yung narinig ko sa isang salita ni Senator Robin, na yung gulo ng Amerika, eh tayo eh madadamay, ganito, bakit tayo sasama, ganito, ganyan. Hindi naman siguro. Mula noong last week until now, walang positibo, halos wala. Majority ng mga comments sa social media, personalidad, sa politika, ay opposition at administration, hindi kasali at hindi naniniwala sa pag-question ni Senator Padilla sa presensya ng Amerika. Sus, mas gusto ko na kumampi sa Amerika kaysa China. Kita mo naman yung ginagawa ng China sa atin. Kahit meron na tayong pag-uusap na naganap sa China, pero anong ginagawa pa rin sa atin? Kumbaga sinasako pa rin nila yung mga lugar natin. Gusto nilang makuha ng ganun-ganun na lang. Siyempre, dinadaan nila tayo sa lakas nila eh. O sige, China, malakas yan. Alam natin, yung bansa na yan.
Di ba? So, tayo, alam nila na wala tayong laban sa kanila. Dahil alam naman nila yung kapasidad ng mga ano natin, ng panglaban natin at ng mga sundalo natin. Siyempre tayo, Pilipino tayo, matapang tayo, palaban tayo lahat. Alam natin yan, hindi aatras sa mga Pinoy pagdating dyan. Gaya ng mga bayani talaga natin. No, talagang hindi umatras, no? Panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. 'Di ba? Matatapang ang mga Pinoy. Pero siyempre, maging practical na lang tayo ngayon eh. 'Di ba? Na kasama natin yung Amerika dahil sila naman talaga yung kasama natin dati pa. Sila yung tumutulong sa atin dati pa. No, kumbaga protection 'yan eh. Kumbaga kung ano man ang mangyari sa atin, meron tayong masasandalan. Hindi naman kasi natin pwede sabihin na kaya natin eh. Na kaya namin yan, kahit kami lang kayang-kaya namin eh. No? Siguro hindi naman tayo darating o hahantong sa gulo. Pero kumbaga, nagiging advance na lang tayo sa nangyayari. Kung sakaling tayo ba ay sugurin o magkainitan ng China at Pilipinas, sa tingin ba natin, iskaya ba natin ang China? Sinabi ko nga kanina, matapang ang mga Pinoy talagang palaban. Pero kaya ba natin ang China nang tayo lang? Siyempre, kailangan pa rin natin yung presensya ng bansa na gustong tumulong sa atin. Yung mga kaalyado natin na pumuprotekta din sa bansa natin. No, dapat nga matuwa tayo kasi nandiyadyaan ang Amerika, tumutulong sila sa atin. Eh, matagal na naman silang tumutulong sa atin kung tutuusin. Wala naman masyadong nagiging issue sa kanila. Kaya na sinasabi ng lahat kung makakarami. Kailangan natin ng kakampi. Oh, yun. Tayo kumpara sa China. Yun. Matunayan, nandiyan ang Amerika, Canada, Japan, Germany, France, at marami pang bansa sa Europe, meron din sa Middle East, at dito sa mga bansa sa Asia. Kita mo dami. Tulad ng South Korea, tulad ng Taiwan, tulad ng kung ano pa mga bansa ng kakampi. Ang Indonesia, di ba? Ang India, na napakalaking bansa dahil napakarami ng tao dyan. Nakikipag-usap na rin sa atin. So, hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan ng actor senator. Diyan sa isyo niya. Kaya nga, hanggang ngayon, wala siyang kakampi. Tinutulik sa pa nga siya. At grabe, ewan ko kung paano. Ewan ko kung nagbabasa ng mga comments at nagmamonitor ang kampo ni Senator Padilla matapos niyang gawin niya. Dahil kung kanyang mamamonitor at mababasa ang mga comments ng mga tao, mga Pilipino dito at sa abroad, naku, talagang matitindi po. Masakit, pero yun ang kanilang paniniwala. Kasi nga, nadinig ka, nalaman nila kung sino ka, Senador. So, ewan ko kung paano. Inulit ko, hindi ko alam kung paano ka makakabawi at paano mo harapin itong mabigat na mga sinabi mong ito at yung pagkontra ng iba-ibang sektor. Why nationalism? Hindi yan pwedeng i-deny ni Mr. Padilla, Robin Padilla. Because public hearing yan, on record yan sa Senado. Ulit-ulit niyang pinagmamalaki noong nakaraang taon daw, 6 na taon, under Duterte yung ibig sabihin nun, wala daw nangyayaring kanya. Paano nga pinagtakpan? Dahil nga kaibigan. Pero habang kinakaibigan natin ang China, binubuli na tayo. 2014 pa nga. Yun. Ang tinayo dyan. Mantakin mo, kaibigan mo na, no? Binubuli ka pa. Pero ang Amerika, no? Hindi naman tayo binuli niyan kahit kailan. Sa halip, tinutulungan pa tayo niyan. Gaya ngayon, binibigyan pa tayo ng proteksyon. Tama yung sinabi ni Sir Mike Abe, sa panahon ngayon, kailangan natin magkaroon ng kakampi. Malakas na kaalyado. Maging practical tayo. No, hindi yung sasabihin natin na, oh, hindi naman nangyari yan eh sa panahon ni Tatay Digong, ganto ganyan. O sige, nandoon na tayo. Paano kung may mangyaring hindi maganda ngayon? Na tayo-tayo lang. 'Di ba si Senator Robin talaga, oh. Idol ko 'to si Senator Robin, no, sa pelikula talaga. Pero wala na tayo sa pelikula, kumbaga nandito na tayo in real life. Ayan, 'di ba? Kailangan talaga is maging practical tayo. Proteksyon natin yan eh. Magpasalamat nga tayo at merong pumuprotekta sa atin na mga bansa. Gaya nga na sinabi ni Sir Mike, napakaraming magkakaalyado na yan. Diba? Kung sakasakaling tayo guluhin, maraming tutulong sa atin. No? Na hindi tayo-tayo lang. Pero sana naman, wag mangyari ang gulo na yan. No, hangga't maaari, malayo tayo diyan kasi maraming madadamay talaga, lalo na tayong mga inosenteng tao, mga inosenteng mamamayan na nananahimik dito, is madadamay talaga at kawawa lalo yung mga bata. No, hangga't maaari, madaan sa diplomasya, maging maayos, no, para hindi tayo maperwisyo, 'di ba? Pero kung yung China talaga is kakatahin talagang manggulo, lalaban tayo, kasama natin yung mga kaalyado na yan. At alam natin na hindi naman tayo niyan pababayaan. Ano eh? Artificial island, ano ba yun? Takayin na nga. Pag hindi mo naintindihan yung maritime security,
at pre-navigation, Mr. Ay, kasinong senador. Ay, bigote, no? Sa social media at media o sa lahat ng mga Pilipino. Pag hindi nyo inalam ang ibig sabihin ng maritime security at pre-navigation, talagang maliligaw kayo sa paliwanag. Talagang magkakawintang-wintang kayo sa inyong prinsipyo at paniniwala kung hindi nyo alam yun. Mahalaga yun sa mga bansang matitino at mga bansang mayaman, sa mga bansang nagmamahal sa kailang bansa at nagmamahal sa mundo. Mahalaga yun, maritime security at pre-navigation. Isipin mo, meron ang dagat ay kalikasan. Tapos ngayon, aakuin ng isang bansa na kanya yan. So pag sinabi mong kanya yan, sila lang ang gagamit, hindi na pwedeng gumamit yung iba, lahi, ibang bansa, kahit na yan yung kalikasan. Eh di ba? Lord, isalba mo ang mga taong inaapi ng mga makasarili. Di ba, leader? Naintindihan niyo pre-navigation. Pag sinabi yung pre-navigation, yung kalikasan, karagatan, dapat magamit ng kahit na sino. Walang batas na babawal gamitin ang kalikasan. Gamitin ang karagatan sa buong mundo ng mga nagbibiyahing mga barko para magdala ng halakal, kabuhayan, pagkain at kung ano-ano sa iba-ibang bando. Kasi maraming bansa. Di ba kaya nga mayroong World Trade Agreement? Yung import-export business. Di ba yun? Mag-i-import tayo, mag-i-export tayo. Amerika, mag-i-import, mag-i-export. Canada, mag-i-import, export Canada. European Union, export, import. Ganun po yan. Yan ang kahalagahan ng pre-navigation. Paano mo at saan mo idadaan ang mga produktong yan doon sa World Trade Agreement para sa transportation, importation, at exportation ng mga kalakal. Kung ipagmirong bansang aangtinin ang dagat at kanila lang yun. Pag kanila lang yun, naniwala tayo, bawal na tayong dumaan doon. Hindi lang Pilipino. O di ba, yan ang pre-navigation pinaglalaban. Parang yung himpapawid ng paggamit ng aeroplano. Ayan, walang pwede magbawal. Maliban kung merong for security reason. Halimbawa, yun, may kaguluhan sa Ukraine. Aba, ay, pwede pupunta ron ang aeroplano. Hindi ko matamaan pa doon, yari ka doon. Kaya merong volcano eruption. Hindi ka dadaan doon sa harap ng vulkan ng bumama ng vulkan. Mamamatay ka ron. Yun ang mga bawal sa himpapawid. Pero kung walang crisis, walang problema sa kalamidad at politika, walang pwedeng magbawal sa himpapawid kahit na ang aeroplano pwede lumipad. Yes. Ganoon din dapat sa dagat. Pwede lang harangan ang mga barko sa karagatan kung merong political crisis doon sa bansa at lugar na kung saan dadaan ang mga barko. Yes. Hindi naman yan, Mr. Senador. Kung hindi, aral-aral. Si Sir Mike, no, simple lang talaga pero talagang ang lakas mga tama nung ano eh, sinasabi niya. Aral-aral, parang aral-aral din pag may time. Hindi rin po bawal tumanggap ng pagkakamali. Ang marunong tumanggap ng pagkakamali, maaaring may pag-asa pang maging magaling ka. Yes. Ang tumatanggap ng pagkakamali si ay hindi yan kabubuhan. Ang pagtanggap ng pagkakamali, lalo na kung constructive ang dating ng paliwanag, yan ay nakakatalino. Yan ay nakakatulong kahit kanino. Pero kung hindi tatanggap ng pagkakamali at fried chicken. fried chicken. Ng mga fried chicken. Fried chicken talaga yan. Diba? Naintindihan niyo ako? Salamat po kung nakakaintindihan tayo. Diba? Naintindihan niyo ang paliwanag ko? Ito ay para sa bayan. Yes. Ito ay national, international issue. Ha? Kaya dapat niyong alamin yan. O sige, paki-advise na lang ko ninyo. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ako, nakakamali rin ako. Tatanggap din ako ng pagkakamali. At pero paninintigan ko yung aking paniniwala na ako. Diba? Tsaka yung China, tayo, hinaharang-harang tayo niyan sa dagat eh. No? Sila talaga yung nagsisiga-sigaan eh. Oh. Okay, magugulantang sila sa atin dahil ayan ang Amerika, nandiyadyaan ng mga bansa na umaalyado sa atin. Hindi nila tayo basta-basta pwede kayan-kayanin. Oh, yun nga kasi minsan may isip ng China eh, kung ano yung mahina, yun ang babanata nila eh. Kaya Senator Robin naman, sana naman, no? Ako ah, pag ikaw tumakbong presidente, delikado pala. Talagang, yeah. Nasa peace tayo, bad boy. Di ba? Dapat po ganun. Huwag natin kukustunin ang ginagawa ng ating gobyerno at ang ating armed forces para sa seguridad ng bansa at seguridad ng Pilipino. Dapat suportahan natin yan. Kasi sila yung eksperto. Under the law, sila yung merong obligasyong gawin yon. Hindi politiko ang dapat masunod. Yon. Hindi politiko ang dapat... Gigil na gigil. Di ba?
Kasi pag politiko ang ating pinaniwalaan, patay kang bata ka, wala yung alam sa national security at international security. Ang paniwalaan natin, Armed Forces of the Philippines, Office of the President, sila yung may kapabilidad. Sila yung mayroong obligasyon. Physical, mental, lahat nasa kanilang obligasyon. Under the law. 1987 Constitution. Hindi politiko. Diba? Okay ba? Diba? Diba? Anak! Kulit ni Sir Mike. Aral naman kayo, pambihin. Okay, mga galing sa akin. Alam ko si Robin Padilla, artista. Maraming followers, supporters yan. Pero, I'm sorry. Kahit ako, bilib ako sa mga pelikula ni Sir Robin, no? Isa ako sa umiidolo talaga kay Sir Robin sa pelikula. No, talagang ang gaganda ng mga pelikulang ginagawa niya. Pero syempre ito, in real life, kailangan ayusin ang bawat desisyon. No, hindi basta-basta magpapakawala na lang ng salita na hindi mo pinapag-aralan. Dapat pag-aralan mo muna kung ano ba yung makakasama at hindi makakasama. At kung saan ka mapapahiya at hindi mapapahiya. No? Kasulad niyan, wala masyadong pumapabor doon sa sinabi niya. No? Dahil kailangan naman talaga natin ng tulong ng iba. Na hindi dapat na tayo-tayo lang kung sakaling magkaroon man ng malaking problema yung bansa natin. Para sa bansa naman natin yung ginagawa, no? Yung ginagawang ganito sa kapakanan nating lahat. Kung susuportahan nyo sa ganyang sitwasyon, I'm sorry, hindi ko kayo sasamahan. Kasi mali. Kasi hindi siya ang dapat sundin. Hindi yung idea niya or kanyang nalalaman ang dapat masunod. Kasi ang pinag-uusapan, national at international security, international agreement at international law ang pinag-usapan. Hindi artista, hindi politiko. Hindi pelikula. Di ba? Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan natin si Idol Sir Mike Abe, yung boses na yon, no? Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo about dun sa nasabi nga ni Robin, no? Na hindi natin kailangan ng iba, kahit tayo-tayo lang. Parang lumalabas kasi, mas pabor siya sa China nga, eh. Ganun nga. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.